Tatlong figure of speech. Ganito inilarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam kung saan nagsalita ito patungkol sa confidential funds na hiniling ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakatatandang Duterte, sinabihan naman niya si VP Sara na maging prangka na para sa paglaban sa insurhensya at pagbabalik sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC ang hiling na secret funds. At ang unang target umano, sina ACT Teachers Portalist Representative Franz Castro at mga komunista. Kasama si Castro sa Makabayan Block na bumusisi at tumutol sa panukalang confidential funds ng Office of the President at Department of Education na parehong pinamumunuan ng nakababatang Duterte. Ngunit para kay Senator De La Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, ang punto lang ng dating Pangulo, patayin o putulin ang umano'y koneksyon ng grupo sa mga komunista. Possible kasi sabihin mo si Franz Castro yun. Kayo Franz Castro et al. Kayo ang target nito. Yan, pinagtanggol siyempre nito pong si Senator Ronald De La Rosa, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po ito ng publicly threatening na ginawa po nitong si Rodrigo Duterte para ipapatay daw po ang mga komunista sa pangunguna nito pong si Franz Castro na miyembro ng Makabayan Block. Wala tayong pakialam dyan sa Makabayan Block, pero ang punto natin dito, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. At ang pagsasalita sa harapan ng publiko ng pagbabanta, ng pagpapamapatay ay hindi po yan tama. Kaugnay po niyan, pinag-iisipan na po ng Makabayan Block sa pangunguna nitong si Franz Castro na sampahan po ng kasong kriminal ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipanood sa inyo kung sino ba talaga ang kumampi sa New People's Army o Communist Party of the Philippines. Hindi po maikakaila ang mga larawan po na inyo pong mapapanood, mga tol. Yan. Nakikita nyo po kung sino po yung mga nasa larawan. Si Rodrigo Duterte. Yan ay panahon po ng kanyang pangangampanya sa iba't ibang posisyon. Yan po sa City of Davao. Hindi naman maikakaila na ito pong si Rodrigo Duterte ay naging kongresista at mayor po ng City of Davao. At dahil po dyan, nasuportahan po siya ng CPP-NPA. At ang pinakahayag po sa mga nakalipas po na pagkakataon, yung video nito pong pakikipag-usap nitong si Rodrigo Duterte sa pinuno po ng CPP-NPA na si Jose Marie Sison, kung saan sumuporta ang CPP-NPA, nakipag-ugnayan, nakipag-kasunduan ito pong si Rodrigo Duterte sa CPP-NPA sa pangunguna ni Jose Marie Sison. O, tapusin po natin. Ito pong nakikita po ninyong mga photograph dyan po sa ating screen. O, yan ang tunay na kulay ni Rodrigo Duterte. Okay? Hindi naman po maikakaila ang mga picture na yan. O, kayo na po ang humusga kung sino po ba talaga ang dilawan. Kasi lagi pong nambibintang ang mga ito na dilaw daw po tayo. Pero sa nakikita ninyo, ayan o, katulad nyan, o, naka-LP. Yan po ay panahon ng pangangampanya nito pong si Ninoy o si Noynoy Aquino nung presidential election 2010. At sumuporta po ang mga Duterte sa kanya. O, kaya sino talaga ang mga dilaw? Di ba? Nakita nyo mga tol? O, kung meron mang kulay ng dilaw na nagbago, sabi nga ni Sir Benji Contreras, ang mixture pala ng green ay dilaw at saka blue. Kaya nagproduce po ito ng kulay na green. O di ibig sabihin, mga dating dilawan talaga itong mga Duterte supporter. Tapos kung ipagbida ninyo, akala nyo napakalinis ng pinupuon ninyo. Ngayon, tuloy po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ito po kasing si Rodrigo Duterte, hindi po nito mapigil ang kanyang bunganga. Eh hindi na po siya pangulo, wala na pong immunity. O katulad po ng ipapanood ko sa inyong muli, isa pong video kung saan inamin po itong si Rodrigo Duterte na ginamit niya po ang confidential funds para po ipapatay ang mga individual dyan po sa City of Davao. Hindi po sa atin ang galing yan, ha? Sa kanya mismong pahayag nang galing po yan. Panoorin po nyo ito, mga tol.
Congress. Yung mga left, how did you spend the money on this? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time. Buksan mo lahat. Mayor, ako, Tagadabaw. Kilala mo ninyo ako. Gaganito makaganda ang Dabaw kung right. Niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligent fund. Gaganito kaya, you know the history of Dabaw. Nandyan si Pastor. Kayo lahat, you're living witness. Now maganda ang Dabaw. How did it came about? How did it flourish? Alam nyo, walang problema. Kung napaganda mo yung Dabaw o kung ano man ang itsura ngayon yan, walang problema dyan. Pero ang problema, yung kaparaanan na ginawa mo. Hindi maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Yun ang problema dito sa mga DD sheets. Sinusuportahan nila ang mga ganitong uri ng proseso na hindi po tama, illegal, at merong nakukumit na krimen. O kaya, yung mga nagsusulong po ng pagkakaso dito kay Rodrigo Duterte, naniniwala sila na dapat mapanagot itong si Rodrigo Duterte sa panahon na siya ay hindi pangulo sa International Criminal Court. Kasi ang paniniwala, even pati sa pagiging pangulo niya dahil nagkaroon ng violation sa human rights, ay ang paniniwala ng mga ito, hindi talaga tama yung pinagagawa nitong si Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na publicly, inamin niya po dito. Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Dabaw. O, natinig nyo, ulitin natin. Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Dabaw. Yung mga kasama ninyo, ganyan, pinatigok ko talaga. Yung pangulo, di ba? Yun ang totoo. At puring-puri kayo dyan. Puring-puri kayo sa ginawa ni Rodrigo Duterte kung saan ang kapwa niyo Pilipino pinapatay sa panahon ng kanyang pamumuno dyan sa City of Davao. Tapos ngayong hindi na siya pangulo, iniimpluwensahan niya pa rin ang kanyang mga supporter para maging marahas, nananawagan ng pag-aalsa o paghihimutok para sa mga uniform service po ng ating gobyerno. Oh, katulad po nito, isa pang video, panoorin po ninyo. Maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Yeah. Tama na yung vice president. Dito kasi president. Nagsimula yan yung ito eh. Dito nagsimula yan. Noong hindi na makunting ng mga Duterte at ng mga followers niya ang pagkakabuko doon po sa kontrobersiya na ang 125 million pesos confidential funds ay nagastos lamang sa 11 araw. Umuwi ng Davao itong si Sara Duterte, ang ating vice-presidente, at nagsumbong sa kanyang tatay. Thereafter, ito na yung mga naging pahayag ng pag-atake nitong si Rodrigo Duterte sa House of Representatives, in particular kay Speaker Martin Romualdez. Pero dito talaga nag-ugat lahat yan, nang malantad sa harapan ng publiko, kasi ang sinasabi nitong mga makabayan bloc
19 days daw ginastos ang 125 million pesos confidential funds. Pero ang katotohanan pala ayon sa Commission on Audit, hindi 19 days at nagulat dito si Representative Estela Kimbo kung hindi 11 araw lamang. Panoorin po natin. Ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 days, 19 days lamang na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Halos hindi makapagsalita si Kimbo eh. Kasi wala. Madam Speaker, mula po sa saob, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po. Tinanong ang COA. Ibig sabihin, COA ang nagsasabi dito ng katotohanan. Ha? Ano yung katotohanan ayon sa Commission on Audit? O ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Boom! Yon ang katotohanan. 11 days ginasta ang confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi ito katanggap-tanggap. Marami po ang nagalit na mga Pilipino at na-pressure, syempre, ang House of Representatives na gawin kung ano yung tama at dapat. At ang ginawa po ng House of Representatives, nirealign yung budget. Hindi lamang mula sa Office of the Vice President and Department of Education, tinanggalin din ng confidential fund ng Department of Agriculture, ang Foreign Affairs at Information and Communication Technology. Pero pinalalabas ng mga Dutertards at saka nitong si Harry Roque pati na itong si Rodrigo Duterte na sinisingle out itong si Sara Duterte at pinupolitika daw. Wala po iyong katotohanan sapagkat mas kailangan naman talaga ng mga ahensya ng ating gobyerno katulad ng MICA, ng NSC, ng Philippine Coast Guard at Department of Transportation ang confidential fund kaysa sa Office of the Vice President at saka Department of Education. Hindi nakapagpigil itong si Rodrigo Duterte. Kaya naman sa programa niya, doon po sa SMNI, sa isang television show, eh tinira niya ito pong si Franz Castro at publicly tinreten niya ito na ipapapatay. O, ngayon, ano ang balita kahapon? Sabi po rito sa balita ng Rappler, October 20, 2023, Makabayan blocks Castro to file criminal complaint versus ex-President Duterte. Tandaan po natin, July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, meron pong parliamentary immunity ito pong si Duterte. Hindi siya pwedeng sampahan ng kaso nang siya ay panahon, nang siya ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ginawa niya po itong pagbabanta kay Castro, hindi na po siya Pangulo. Isang sibilyan na po siya, happens to be the former president. Tuloy po natin, ang binabasa po natin balita. House Deputy Minority Leader Franz Castro said on Friday, October 20, that she will file a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte after he threatened to kill the lawmaker on television.
At ano ang maaaring isang pangkaso dito? That is grave threat. According sa ating revised penal code, kung babasahin po ninyo ang ating revised penal code, for grave threat, meron po itong kaparusahan na prison correctional. Kung hindi po tayo nagkakamali, tingnan po natin ang Article 2. Punta po tayo sa Crimes Against Liberty and Security. 8.2. Grave threats. Hindi po ako abogado, ako po ay isang criminologist. Pero babasahin po natin ang sinasabi po ng batas. Article 282. Grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. At ang pagsasabi sa harapan ng publiko ng isang pagpapapatay, yun po ay isang krimen. Ano po ang penalty dito? The penalty next lower in degree that prescribed by the law for the crime be threatened to commit if the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition even though not unlawful and said offender shall have attained his purpose. If the offender shall not have attained his purpose, syempre, di naman na makukuha ni Duterte yung purpose niya doon, the penalty lower by 2 degrees. O ito, para matuto po kayo ng bahagya, ang homicide, ito po yung pinakamababang pagpatay sa isang tao. Ibig sabihin, ang kaparusahan po niyan, 12 years and 1 day to 20 years. Or sa madaling salita, reclusion temporal. At ang susunod na mababang degree dito ay ang prison mayor. At dahil nga po hindi naman ma-attain ni Duterte ang purpose niya na takutin itong si Franz Castro, hindi natin kinakampiyan si Franz Castro dito. Tayo po ay sa tama lamang. Ay 2 lower degrees. Ano? Bali, ang magiging kaparusahan ay prison correctional. 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon ang pwedeng maging pagkakakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay para sa criminological perspective lamang. Ano? Hindi po ako isang abogado. Kaya binasa lamang po natin ang batas. Tuloy po tayo. Sabi pa po dito, the Act Teachers Representative said she will file the complaint along with volunteer lawyers from different organizations, members of the Makabayan Bloc, and other individuals who are against the use of confidential funds. We are also resolved to file a case on Wednesday. Oy, darating na Wednesday. Ano ngayon? 21. Bukas 22. At sa Monday 23. Kung Wednesday po ito, October 25, ine-expect po natin na magsasampa ng kaso ito pong si Franz Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito natin titingnan kung talagang ang criminal justice system po natin is fully functional. Sabi po dito, it is a grave threat because we think that this should not be done to anyone, even a normal person should not attempt to threaten someone's life. This also shows the culture of impunity that has to stop. Duterte made the tirades against Castro in an SMNI interview after the House of Representatives stripped 5 government agencies. Hindi lamang po Department of Education at Office of the Vice President ang tinanggalan ng confidential fund. Kasama po dyan ang Department of Agriculture, ang Foreign Affairs at saka Information and Communication Technology. Rodrigo also accused the lower chamber of being the most rotten institution in the country and called for an audit of its spending. Ito po yung pinanood natin sa inyo kanina at ulitin po natin. Maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing in,
Alam mo kasi... Tapos tinagdag niya pa ito. Ayun kung bakit. Inano niya si Inday. Kuwa, takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag. Ito ang sabihin ko sa iyo. May kababayang Pilipino. Yung audit na yan, yung GAO, General Auditing Office, ino-audit lahat yan. Mga presidente, mga opisina sa presidente, down. Cabinet, lahat yan. Hanggang baba, doon sa mga pantalana. Audit lahat yan. Ang judiciary, ino-audit yan ang husto. Pero sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Yan. That is purely gaslighting coming from the former President Rodrigo Duterte. Why? Ang linaw-linaw po ng isinasaad ng 1987 Constitution. Puntahan po natin ang 1987 Constitution. Kasi hindi ako abogado. Baka sabihin nyo, nag-aabogaduhan ako dito eh. Ang Article 6, Section 20, ang magpapatunay na wala pong exemption sa Commission on Audit, even ito pong legislative branch of the government. Article 6, the Legislative Department, Section 20, basahin po natin. Ano po ang sinasaad sa batas? Sabi po dito, the records and books of accounts of the Congress shall be preserved and be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall punish annually an itemized list of amounts paid and expenses incurred for each member. Ang liwaliwanag, oh, shall be audited by the Commission on Audit. Tapos palalabasin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ino-audit ang Congress. Balik tayo ulit with the same 1987 Constitution. Ano ang sinasabi po sa Article 9? The Constitutional Commissions, Paragraph D. Punta po tayo sa Constitutional Commission na Commission on Audit. Sabi po dito, sa Paragraph D, Commission on Audit. Lagpasan po natin ang Section 1, punta po tayo sa Section 2. Ito po ang mandato ng Commission on Audit. The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Ang linaw-linaw po ng sinasabi ng ating konstitusyon, tapos palalabasin nila na wala pong ginagawang pag-audit ito pong Commission on Audit sa Congress. At isa sa pinakamagandang pahayag na nakita po natin na magpapatotoo na hindi totoo ang sinasabi nitong si Attorney Harry Roque ay ang pahayag po ni Pampilo Lacson na nagpapatunay na yung resolution, joint resolution na yan na binabanggit nila na 10 ay hindi po totoo na nagbibigay ng dahilan para lamang certification ang ipakita ng mga kongresista at sapat na yon para sa kanilang tinatawag na extraordinary expenses. Ano ang sinabi ni former Senator Pampilo Lacson? Ito ha, dinidebunk po nito ang statement nitong si Attorney Harry Roque. Sabi niya po, there is no such thing as legalized corruption in Congress by a concurrent resolution, much less one with my involvement as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both.
Yun ang katotohanan sa mga DD sheets na ito eh. Sila ay either misinformed, katulad ng mga nagtatanggol dito na hindi naman alam ang kanilang ginagawa, o kaya yung mga nagpapakalat ng misinformation na yan. As a background, I was tasked to file the said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts before these lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress reopened in 1987. In short, taliwas po ito sa sinasabi ni Harry Roque, kasi pinalalabas ni Harry Roque at nagahamon pa siya na certification lang daw ang kailangan at hindi na mabubulat-lat ang mga ginastos ng House of Representatives. Pero ito pong mismong ginagamit nilang concurrent resolution ang nagsasabi na after na ma-resolve yan ng House at ng Senate of the Philippines, nire-require na ang mga kongresista na mag-submit ng mga resibo sa lahat ng mga expenses po nila. Yon ang katotohanan dyan. Kaya bakit ngayon ipapakalat ng mga Dutertards, DD sheets at ng mga politiko na ito na walang auditing na nangyayari sa House of Representatives? At isa rin po sa pinakamagandang halimbawa ng katotohanan na dapat alam po ninyo ay ito pong pahayag ng ating House of Representatives kaugnay po ng katatapos lamang na Commission on Audit Report dated February o October 2, 2023, kung saan sinabi po ng Commission on Audit na wala pong disallowances, wala pong notice of suspension, sa madaling salita, walang irregularity sa ginawa po ng ating Commission, ng ating House of Representatives. Malinis po ang House of Representatives. Kaya lahat po ng mga sinasabi nito pong mga lumalaban o kumakampi rather dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat po yan ay pawang mga kasinungalingan lamang. Hanapin ko lamang po yung particular post na yan ng ating Kongreso. Yan po ay ayon kay Secretary General Velasco. Teka lang ha, hindi ko kasi makita dito. Pero kung babalikan po natin ang tinutukoy doon, malinis po ang House of Representatives. Dated October 2, 2023. Kahit bulat-latin nyo yung records, makikita nyo rin doon ang mismong records ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni si Paulo Duterte, ang kongresista sa City of Davao, na meron pong itemized list kung paano niya ginasta ang extraordinary expenses na pinapalabas ng mga Dutertards na hindi daw po naliliquidate at ino-audit ng Commission on Audit. Ngayon, nasasaktan kayo sa katotohanan kasi nalalantad na panggagaslighting lamang ang ginagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni Attorney Harry Roque at kung sino-sino pang mga kumakampi dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagkakaladlad ng 125 million pesos confidential funds na naubos lamang sa loob ng 11 araw. Tapos ibabato nyo ngayon ang sisi kay House Speaker Martin Romualdez na sa ngayon nagtatrabaho lamang ng maayos. Kung meron man ditong namumulitika, kayo yon. Si Speaker Martin Romualdez, hindi po yan naghahangad. Actually, yung pagiging senador, hindi nga hinahangad nitong si Speaker Martin Romualdez. Bakit natin nalalaman yan? Gumawa ako ng Facebook page para i-convince ito pong si Facebook group rather, itong si Speaker Martin Romualdez. Ano yung sabi sa akin ng staff niya? Sabi sa akin ng staff niya, hindi hinahangad ni Speaker Romualdez ang maagang politika. Medyo na-offend ako doon somehow, pero panindigan ko. Sabi ko, hindi ko pinupolitika yan. Ninanais ko lang talaga na maging senador si Speaker Martin Romualdez. Pero somehow nagbabago na ang isip ko ngayon.
Kasi bakit? Pinag-iinteresan nila ang posisyon na speaker. For the sole reason na kapag nakuha ng mga kalaban ng kasalukuyang gobyerno ang speakership, i-impeach nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, hindi na ako active doon sa group na ginawa ko. Kasi bakit? Mas nanaisin ko ngayon na si Speaker Martin Romualdez manatiling speaker para hindi nila ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun ang estratehiya nitong mga DD sheets. I-impeach si PBBM at kapag napatalsik ito, iuupo, syempre, by law of succession, ang spare tire ng ating gobyerno na vice presidente na si Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Kayo ang namumulitika, hindi si Speaker Martin Romualdez. Walang ibang namumulitika dito, perhaps hindi si Sara Duterte, kung hindi yung mga supporter na mga katulad ninyo. Galit na galit kayo ngayon sa akin kasi totoo yung sinasabi namin dito.